ginagawa ng kasalanan sa'yo. Eh, pwede ba? Huwag akong pagbuntunan mo ng gali. Hindi! Kasalanan mo yung schedule! Kasalanan mo! Kasalanan mo, Tommy! Pwede ba tumayo ka dyan? Kasi nakakahiya pala titingin lang tayo ng mga tao. Baka iniisip nila ako umaaway sa'yo. Hindi! Ikaw talaga ang may kasalanan na to! Kasalanan mo to! Kasalanan mo! Excuse me, ah. Wala akong kinalaman sa ginawa sa'yo ng fiancé mo at ng best friend mo. See? Kita mo na? Yun yun! Alam mo eh! Alam mo yung dahilan kaya ako na-aksidente dahil sa kanila. Alam mo, tapos hindi mo man lang sinabi sa akin, ha? Grabe ka! Akala ko kaibigan kita! Akala ko friend kita! Hindi! Niloko niyo ako! Lalo ka na! Niloko mo ako! Manloloko ka! Pwede ba tumigil ka na? Grabe ka naman! Hindi mo man lang ako sinabihan na niloko na pala nila ako. Teka lang, ha? Lilinawin ko lang yung role ko sa buhay, maestri sa kaluluwa mo. Ako ang inassign na scheduler mo. Ang job description ko ay tagapaghatid ng mga kaluluwang namatay na sa kanilang huling hantungan. In your case, dahil hindi ka papatay, kailangan ko mag-overtime at nagdo-double duty ako bilang guide mo. At hanggang doon lang yun. Hindi mo ko yaya, hindi mo ako best friend, hindi mo ako sounding board, at lalong-lalo nang hindi ako chismosong kapitbahay mo para i-report ko sa'yo lahat ng karumal-dumal na nangyayari dito sa mundo. Ang sakit-sakit eh. Niloko nila ako. At hindi din ako guidance counselor mo. Pero itong sasabihin ko sa'yo, makinig ka. Ang araw, akala natin, sumisikat, lumulubog. Pero ang totoo, steady lang naman to sa kinaroroonan niya. Nagbabago to ng posisyon at ng kulay dahil umiikot ang mundo ng tao. Population, 7 billion. Sa madaling salita, hindi lang sa'yo umiikot ang mundo.